Oh, live na po ba tayo? Well, since naman na reset yung ano, yung 10 o'clock appointment po natin eh. Ito na lang para matanggal yung buro po dito sa opisina. So, ngayon ang pinagkakabalaan po natin eh ano, yung mag-collect ng Hardy Boys. Mga librong nakalakihan natin during grade school po. So, yan naman po yung parang natin eh. One form of relaxation po, yung book collecting. Ayusin na natin itong ano. Oh, yeah. So, para matagal po yung ano, buro. Eh, nagano lang po, Facebook Live. So, siguro, gagawin kong tatlong segments doon dahil marami po yung Hardy Boys po eh. So basically yan, inanda ko po yung ano, book volume 1 to 15 para ma excuse me, mapakita natin yung ano, yung very fascinating ng mga picture cover ng mga libro. So we begin yung pinaka volume number 1, The Tower Treasure. Ayan, ayan po mga kapatid. Ayan po yung kung sino yung pinaka primero uno na volume ng The Hardy Boys, The Tower Treasure. Then, we go to number two, The House on the Cliff. Ayan. Kita nyo po yung mga picture cover. Napaka kung sino, very cute. Ayan po. By the way, nabili ko lang to online. Basically, $1 a piece. So, kung halimbawa, at the present rate ngayon, 56, 57 pesos lang, biro mo. Samantalang yung mga later version ng Hardy Boys, eh, Diyos ko, mga 300 more or less. Kung bibili ka sa fully book. Pero ito, talagang authentic na, ano. Yung sinasabing blue mat na version na kinalakihan natin nung grade school. So, number three, yan. The Secret of the Old Mill. Yan. Yan, makikita nyo po, tagang kahit papano kung sinong ano, very recognizable po yung Hardy Boys na ano, na hardcover. So, number four. Ayan po, The Missing Champs. As I said, nabili ko lang ito mura, $1 a piece sa eBay. So, hanggat may nakikita pa tayong very good condition, eh, bumili na tayo. Ayan, yung number five, volume five, Hunting for Hidden Gold. O, napunahan nyo po na may parang papila na kaano kasi binabasa ko po kasalukuyan po ito. Yan, kung gusto nyo makatulog sa gabi, umugot lang kayo ng Hardy Boys. At sigurado makakatulog kayo. So, number six. Ayan po, the Sure Road Mystery. Yan po, makikita nyo po na talagang napakaganda pa ng conditionis niya. So, yung volume 7 po natin, The Secret of the Caves. Yan. So, very neat pa siya kung tutusin. And, ang number 8, yan, The Mystery of Cabin Island. Ayan po mga kapatid. Ito yung usala picture cover series ng Hardy Boys. So, sa kasalukuyan ngayon eh, ang hinahanap ko po yung mga may dust jacket, yung mas medyo vintage na Hardy Boys. Kasi itong mga pinapakita ko sa inyo, ano na po ito, revised version na po, revised edition. Consisting of 20 chapters,
yung binibili ko ngayon, yung original text na consisting of 25 chapters. Kaya medyo pricey nga lang na konti yung ano, yung original text kasi may ano yun, dust jacket. So, number 9, The Great Airport Mystery. Ayan po. So, pag nakikita ko po yung mga picture cover nito, it reminds me yung wala na akong ginawa, magbabad sa library para mag umiram nito mga librong ito pa isa-isa. So, number 10, What Happened at Midnight? Oh, yan po. Then, we go to number 11, While the Clock Tick. Ayan po, mga kapatid. Kung saan na, makikita nyo naman ang ganda ng mga edges pa niya. Number 12, Footprints Under the Window. Ayan po, mga kapatid. So, yung number, volume 13 ng Hardy Boys, The Mark on the Door. Ayan, kung saan na may nabili nga po kung ano nito, original text. Pero kasi mapafascinate ka talaga sa mga picture cover po ng Hardy Boys. Although, syempre, during grade school, may mga Nancy Drew. Pero kasi, nung grade school tayo, syempre, pag masyadong makikitid pa yung mga utak natin nung grade school. Kaya, since lalaki tayo, ayan, eh, kung saan natagang ang nakagiliwan natin, yung The Hardy Boys at hindi yung Nancy Drew. O kasi yung mga kaklasiko naman babae, yun naman yung hinihiram, yung Nancy Drew. O, pero lilinawin ko, without being sexist po ah, talagang ang nakagiliwan ko lang during elementary, yung Hardy Boys. So, yan. Dito na tayo sa number 14, The Hidden Harbor Mystery. Ayan po. Kaya nang nasabi ko, nabili ko lang po ito ng ano, $1 a piece. Kaya talagang bargain. So, hanggang dito muna tayo sa volume number 15, The Sinister Signpost. Ayan po. So, ano, nung nakita ko yung picture cover dito, talagang naalala ko yung the same book. More than, sabi na natin, 35 years ago. Tama ba? 35. O basta kung halimbawa, or even more pala, or even more. So, dito muna tayo magtatapos po. So, ang pinakita ko pa lang po yung volume 1 to 15. Ang susunod nating segment ay yung volume 16 to 30. Yan po. Or even more. So, magandang umaga po sa inyo lahat.